recover ang ilang matataas sa kalibre ng baril at maging ang larawan ni Negros Oriental Governor Roel Degamo at ang kanyang asawang si Mayor Janice Degamo sa bahay ng isa sa mga sinasabing kasama sa nagplano sa pagbatay sa gobernador. Sa kinasang follow-up operation sa bahay ni Nigel Electona, nasamsam din ng mga otoridad ang satellite picture ng mapa ng bahay ni Governor Degamo at litrato ng gate sa compound kung saan nangyari ang pamamaril. May mga narecover din na mga bala at ilang mga improvised na pampasabog. Isa po si Electona sa mga naaresto matapos i-raid ang compound ng HDJ Bayawan Agri Ventures Corporation, ang kumpanya kung saan presidente si Negros Oriental former Governor Henry Pride Tebes. Si Electona ang security head ng kumpanya. Kinumpirma rin ng PNP na dating police si Electona na natanggal sa serbisyo noong 2017 dahil sa illegal na droga. Pagka-dismiss niya ay presyon po doon na noong 2017 ay nagtrabaho na po ito sa mga Tevez. Malaki po ang naging papel nitong si Mr. Nigel dahil lumalabas po sa mga reports at sa mga informasyon na pinubay din po ng mga previously arrested na mga suspect po natin na accordingly itong si Nigel ay kasama po sa naging pagpaplano at in fact, siya po ang tumulong dito sa ating mga gunmen para po i-casing at i-surveillance po itong bahay po ni Governor Degamo. Wala pang pahayag si Pride Tebes sa pagkakasangkot ng kanyang security head sa kanyang pinamumunuan na kumpanya. Pero hinikayat na niyang umuwi sa Pilipinas ang kapatid niyang si Congressman Arnulfo Tebes. Kahapon pinangalanan ng DOJ ang mambabatas na isa sa mga posibleng mastermind sa Degamo case. Para kay Pride Henry, mas maganda kung haharapin na ng kanyang mga kapatid ang mga akusasyon. If it's the president himself who guarantees his safety, I think he will be safe now. Maybe to stop all this and put and shed light on everything, maybe it's about time he comes home. Because in one way or another, he will have to face all of this. I think he has to come home.